Magandang umaga sa ating lahat. Ano po? Isang mapagpalang umaga para sa mga kapatiran ng Jesus Rock at sa mga nasa kanilang tahanan, mga magulang, mga kapatid. Magandang buhay po sa ating lahat. At ang ating pong mensahe sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Unang Samuel, chapter 17, verse 37. So, kung meron po kayo mga Bible na hawak, buksan po ninyo sa aklat ng Unang Samuel, chapter 17, verse 37. So, ito po yung sinasabi sa Tagalog. Idinugtong pa ni David ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Ulitin ko po, dinugtong pa ni David ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. So tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, salamat po dahil it is another new day wherein we are gathering, Panginoon, in spirit. Lord, wala man po sa physical, pero in spirit, Father God, we believe we are united in one purpose, and that is to worship and to honor you. From this very moment, Father God, we lift up to you, Lord, this Sunday. Lord, continue to guide us, continue to bless us, and continue to empower your people, Panginoon, the Jesus the Rock family, Panginoon, and even our friends and relatives in Christ. Lord, continue to bless them. Salamat din po sa message na ito na aming Panginoong i-meditate at magiging food of our soul and our spirit. Panginoon, enlighten our minds, enlighten our soul. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so muli magandang umaga po sa ating lahat. So, ang ating pong topic sa umagang ito ay aking pong pinamagatan na paano mo mapapatunayan ng iyong pananampalataya ay ganap na. So, ibig sabihin po nung ganap na ay complete na siya. Ano? Yung faith, sabi po ng Book of James, kapag ka daw po walang gawa, ito ay patay. So, ibig sabihin po pala noon, ang faith kapag hindi pa po natin isinasabuhay, hindi pa rin masasabi itong faith. Okay? At ang ating pong topic sa umagang ito ay aking pong kinuha sa Book of 1 Samuel, chapter 17. So, ang Book of Samuel po ay verse 17 ay naglalaman po ng buhay ng batang si David na kung saan ay si David ay isang batang pastol, pero he was anointed by Prophet Samuel to be the next king of Israel. At mula sa pagiging pastol, siya ay sinugo ng kanyang ama na si Jesse para magpunta sa labanan just to visit his brothers na ano ba yung kanilang kalagayan. At doon sa mga pagkakataong yon ay nakita ni David na ang hukbo ng Israel ay hinahamon ng hukbo ng mga Philistines. Pero ang nakakalungkot dito ay hindi sila makalaban ang mga hukbo ng Israel sa hukbo ng mga Philistines kasi yung kanilang champion na si Goliath na isang higante ay walang kayang tumapat sa hukbo ng Israel dahil sila ay pinaghaharian ng takot. So sabi ng Bible, si Goliath ay araw-araw hinahamon ng hukbo ng Israel para siya labanan, na ang kondisyon na binigay niya kapag ka sila ay natalo, si Goliath ay natalo sa labanan, aalipinin ang hukbo ng mga Philistines. Pero kapag ka natalo ni Goliath ang hukbo ng Israel,
yung ilalaban kay Goliath, so aalipinin naman nila ang hukbo ng Israel. So sa madaling sabi, doon sa labanang yun, dihado ang bansang Israel kasi ang kalaban nila ay si Goliath na isang higante. Samantalang ang mga Hudyo naman ay mga maliliit lang na mga tao at walang mga malalaking tao na pwedeng ilaban kay Goliath. So sa madaling sabi, ang hukbo ng Israel ay natakot at wala silang magawa kundi pakinggan na lamang kung paano inaalipusta ni Goliath ang hukbo ng Israel. So dito pumasok po yung pong pagdating ni David na isang batang pastol na hindi naman talaga siya pumunta roon para labanan si Goliath, pero nung nakita niya yung sitwasyon ay merong nagtulak sa kanya na labanan si Goliath. So ang pagkakalaban niya kay Goliath ay udyok na rin ng banal na espiritu sa kanyang puso sapagkat nakita niya na si Goliath ay nilalait ang hukbo ng Israel kasama na rin ang Diyos na si Yahweh. So sa madaling sabi ay si David ang nag-presenta na labanan niya si Goliath. Pero ang nakakalungkot dito ay wala siyang nakitang suporta doon sa hukbo ng Israel. In short, ang kanyang mga kapatid, siya ay pinipigilan. Si King Saul ay sinabihan siya na bata pa siya at wala, may gatas pa sa labi, samantalang si Goliath ay isang kilabot na mandirigma. So ito yung mga words na nakaka-discourage. Pero dahil nga ang faith ni David ay intact, buo yung kanyang pananampalataya, nasabi niya itong mga talatang ito, na ito po yung nag-struck at nangusap sa akin na kapag ka pala ang iyong pananampalataya ay buo at ganap na, so yung mga bagay na imposible pwedeng maging posible. At itong sinabi ni David, it is a declaration ng kanyang pananampalataya. So ano ang sabi ni David? Babusahin ko po uli mga kapatid. Idinugtong pa ni David, ang Diyos ang nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. So ito po ay si Goliath. So makikita po natin na yung pong faith ni David ay napakalaki. Pero bago po yung faith na yon ay naging tunay na faith, meron po munang mga stages na pinagdaraanan para po yung pananampalataya ay ganap pong magkaroon po ng manifestation. So ano po yan mga kapatid? Makikita po natin ano, dito po sa ating ituturo sa umagang ito. Okay, yung unang points po natin, the faith of David starts with a declaration. So declaration of faith in God. So doon po sa verse 37, ang sabi po ni David, ang Diyos ang nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong yan. So sinabi po ito ni David noong pong wala pa sa doon sa pagkipaglaban niya ng oras na yon kay Goliath, nung siya ay nandoon pa sa pagpapastol ng kanyang mga tupa, sa kanyang mga karanasan, maraming mga oso, maraming mga asong gubat, mga leon at mababangis na hayop ang sumisila sa kanyang mga inaalagang tupa, pero napatunayan niya na ang Diyos siya ay laging inililigtas. Kaya naunawaan ni David na yung Diyos na sumasama sa kanya ay siya rin Diyos na sasama sa kanyang pakipaglaban kay Goliath. So this words is a declaration of his faith in God. Pag sinabi po nating declaration, ito po ay pagpapahayag kung ano yung nilalaman ng iyong puso, ng iyong damdamin.
Kapag ikaw po ay nag-declare ng isang bagay, ibig sabihin, ito po yung nasa kaisipan mo, ito yung nasa puso mo, ito yung nilalaman ng iyong buhay, ito yung nilalakaran mo, ito yung prinsipyo mo, ito yung iyong life testimony, ito rin yung iyong ipinamumuhay. Kaya mo ito na-declare. Ang Bible ay nagsasabi na kung ano raw yung binubukan ng bibig, siya yung nilalaman ng dibdib. So sa madaling sabi, hindi mo pwedeng sabihin yung isang bagay kung hindi ito yung nilalaman ng iyong pagkatao. So David starts through declaration. Okay? At ang isang bagay po na may i-declare lang natin ay nagsisimula po sa iyong personal experience with God. Ibig sabihin po nito, wala kang pwedeng ipahayag kung hindi mo ito naranasan. Wala kang pwedeng sabihin kung hindi ito ang iyong buhay na pinagdaraanan. Kaya po si David, nabanggit niya yung ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteo niya. So, makikita po natin yung kanyang personal experience with God ang siya rin naging basis niya para ma-declare niya na yung Diyos na nagligtas sa akin ay siya rin magliligtas sa akin kahit pa ang taong yan ay mas malaki sa akin. Okay mga kapatid, gusto ko lang pong i-remind kayo na sa panahong ito, meron tayong pinaglalabanan. Ano po ito? Ito po yung malaking virus na parang higante na gumugupo ng atin pong buhay. Pero tandaan po natin na kung ikaw ay isang mananampalataya at naranasan mo yung pong kabutihan ng Diyos sa buhay mo, from the very beginning, you became a Christian and you acknowledge Jesus is your Lord. So, ito rin pong mga labang darating at mga susunod pang labang darating, ito po ay pwede mo pong magapi if you declare that Jesus is Lord of your life. Sabi po ng Bible sa 1 John chapter 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. So, ibig sabihin po noon, ang faith po ay nagsisimula kapag ikaw po ay nagdideklara. Pinapahayag mo. Kasi ito yung pinaniniwalaan mo. Ang tanong dito, Pastor, ito ba ay faith na? Nandun pa lang po tayo sa unang bahagda ng ating pong pananampalataya. Pangalawa po ay makikita po natin yung pong tinatawag na consistency of faith in God. Naniniwala po tayo na si David, yung pong kanya pong declaration, dahil nga ito yung kanyang ipinamumuhay, consistent po siya doon. Ano? Napakahalaga po na sa ating pong pananampalataya, we are consistent. Ibig sabihin po nung consistent, hindi po bumababa yung level o antas ng ating pananampalataya. Okay, kung ikaw po ay naniniwala, dapat po yung paniniwala ang iyon ay hindi nagbabago. Okay, regardless of every circumstances that we are facing, dapat po ang level of faith mo hindi nagbabago. So dun po sa Luke chapter 18 verse 7 to 8, ang sabi po rito, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw gabi, bagamat tila nagtatagal yon. Tingnan po ninyo ha, ang buhay po natin, okay, dumadaan po sa mga pagsubok. Okay? At tayo po mga mananampalataya, we are used to pray if trials or anything that hinders our faith comes along, we are praying. Amen ho ba? At ang sabi rito, araw at gabi. When we are praying, it is a continuous prayer. Bagamat tila nagtatagal yon. So sinabi ng Bible na yung mga pagsubok, mayroong panahon. Sabi nga ng Book of Ecclesiastes, there is a time for everything. Okay? So may season po ang mga panahon ng pagsubok. Kaya po sa season iyon, dapat po hindi tayo bumibitaw sa pananampalataya. Hindi tayo bumibitaw sa pagdaing sa Panginoon. So sa panahon pong ito,
ang COVID-19 po, I do believe na may season po ito. Hindi po ito magtatagal. Pero during those seasons, we should strive to pray. Like Luke chapter 18 verse 7 says. Okay? So, ang verse 8 po, nagsasabi na sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. So, dapat po, ang ating pong paniniwala, bagamat nagtatagal, dapat nandoon yung consistency. Okay? Hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Kasi ang salita ng Diyos ay nagsasabi, igagawad sa kanila ang katarungan. Ngayon, ang tanong dito, ang sabi po rito ng Panginoon, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita kaya siyang mga taong mananalig sa kanya? Okay. So, sa dito pinapakita po yung sinabi ko nga po, consistency of faith in God. Kasi, bagamat tila nagtatagal, dito po nagkakaroon tayo ng issue. Okay? Dahil nga sa sobrang tagal, minsan nung gusto nating makitang kasagutan, yung consistency po, nababawasan. Okay? So, alam naman natin, na kapag ka po ang pananampalataya natin, nag-aalinlangan na, sabi po ng Book of James, para daw po itong along tinataboy ng hangin kung saan-saan. Nawawala yung focus, nawawala yung direksyon. Okay? Kaya gusto ng Panginoon, okay, tayo po ay magkaroon ng consistency. Ang context po nito, yung pong babaeng balo ay araw at gabing humihingi ng katarungan doon sa masamang hukom. Okay, take note mga kapatid, ginamit po doon yung word na masamang hukom. Ibig sabihin po, yung masamang hukom, hindi siya tumitingin doon sa mga hinihingi sa kanya. Kasi nga masama siya eh, wala siyang pakialam. Pero later on, he gave up to the request of this widow just because of his consistency. Okay, ang sabi doon, nung masamang hukom, ibibigay ko na yung katarungan sa balong ito kasi baka pa ako mainis sa kapupunta niya rito. Ibig sabihin, makulit yung babaeng balo. Okay, so yun po ang consistency. Okay, hindi tayo nagsasawa sa pagdulog sa ating Panginoon. Okay, so sabi ni David, yung Diyos na nagligtas sa akin noon pa. Okay, noong panahon na ako nag-aalaga ng mga tupa, sabihin natin, ilang taon nakakaraan, yung pa rin yung Diyos na magliligtas sa akin. So, consistent yung kanyang paniniwala that God will save him. That God will save him. So, ang sabi ko rito, sa babago-bago sitwasyon ng ating buhay, dapat hindi nagbabago ang level o antas ng ating pananampalataya. Dapat po ay consistent. Okay, pangatlo po. Okay. Ang sabi ko po diyan, okay, yung pong dalawang iyon, okay, declaration of faith in God and then consistency of faith in God, these two pertains to our inner faith, okay? Hindi pa po nag-a-activate, mga kapatid. Ibig sabihin po noon, nasa iyo pang kalooban, naniniwala ka, dinideclare mo, okay? Tapos, iyong consistent ka, okay, sa mind, sa iyong bibig, dinideclare mo, coming from your heart, and then consistency, okay, yung will mo, yung determination mo, naniniwala ka na Diyos ay buhay, pero dito pa lang, ito po ay inner faith pa lang, hindi pa ito yung tinatawag ko nating faith talaga, okay? Hindi pa ganap ang faith. Meron na pong level of faith, pero hindi pa ganap ang faith. Take note mga kapatid, ang sabi ko rito, the devil has also faith but not active. Ano ba sabi ng Bible? Ang diablo daw ay naniniwala din na may Diyos. He believed that Jesus Christ is the Messiah. He believed in the triune God. He believed in the existence of God. But his faith is not active. Diba? Ang sabi po doon, sumasampalataya siya at nanginginig pa. Okay, so take note ha. Ang diablo pala, pagdating po sa pananampalataya, okay, baka ho, daigin pa tayo. Kasi sabi rin, nanginginig pa. May takot. Pero ang sabi po doon, hindi kinalulugdan ng Diyos. Bakit po? Wala pong pagsasagawa ng kanya pong pinaniniwalaan. Okay, so mga kapatid, sa panahon pong ito, nakikita ko na maganda po yung nangyayari. Tanda po natin, sa isang bagay na hindi mabuting nangyayari, lagi po mayroong mabuti sa kabila noon. Tandaan po natin,
Okay, sa Bible, when you read the story of the man of faith, okay, like Joseph, yung nangyayari sa kanya sa Israel, yung siya naging slave, okay, for almost a year, ay naging maganda. Okay, nung una, hindi niya nakikita ang maganda. Pero later on, nung siya ay nandun na sa power, siya ay naging gobernador na ng Egypt, doon niya nakita na yung mga bagay na nangyari sa kanyang buhay, yung mga tragic moments sa kanyang buhay, yung mga malulungkot at masasaklap na pangyari sa kanyang buhay, nakita niya na ito pala ay nakatulong kung paano siya naging isang mabuting Kristiyano. So, ibig sabihin po noon, yung pala mga sakuna, mga problema, mga trahedya, lahat na mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, kung titignan po natin, parang ayaw nating lakaran yan. Ayaw nating unawain, ayaw nating tanggapin. Ayaw nating maging parte ng buhay na yan. Gusto natin yung maganda lang na parte ng buhay, yung maalaala natin. Ayaw ng mga pangit. Pero hindi natin nakita na yan pala ay nakatutulong para po i-refine yung ating personality. Nakatutulong yan para i-refine yung ating character. Nakatutulong yan para yung faith natin mas lalo pong lumakas, maging active. Maniwala tayo na mayroong Diyos na sasama sa atin. Okay? So, tingnan po ninyo si Joseph. There are times na hindi po ang Diyos na nangungusap sa kanya. Okay? Pero yung pong faith niya, hindi po nagbabago. Alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Even though siya ay nandoon sa karanasan ngayon na hindi mabuti. So, mahalaga po yung active. Yung ating pong pananampalataya. Okay. Pangatlo po, tingnan po natin. Okay. Active faith in God. Okay. Yung una po, ang faith mo nag-start when you declare. Okay. Declaration means you believe on what you are declaring. Pangalawa, consistency. Dapat yung sinasabi mo, hindi nagbabago yung pinaniwala mo, hindi nagbabago regardless of circumstances. And then last, dito po ako magwawakas, dapat po yung faith natin is active. Ano po ba yung active? It means doer or acting upon. Si David po, yung po kanyang sinabi na ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyan. Ano? So ito po yung kanyang pinaniniwalaan at ito rin po yung kanyang nilakaran. Kaya nung siya po ay humarap kay Goliath, okay, yung po kanya pong faith is intact, yung kanya pong faith ay talagang ganap na kasi yung kanyang dineclare, yung kanyang consistency ay kanyang inactivate ng oras na yon. Ang sabi ni David, ibibigay ka sa akin ng Diyos, pupugutan kita ng ulo at ipapakain kita sa mga ibon sa kaparangan. Okay? So, meron siyang prophetic words of utterance kasi nga, ito yung kanyang paniniwala. At yung paniniwala niya ngayon ay sinamahan ng Diyos. Okay? Sinamahan po ng Diyos yung kanyang pananiwala. Okay? So, ang Bible din po ang nagsasabi na ang pananampalataya kapag walang pagsasagawa ay patay. Mga batid, sa mga panahon pong ito, ang nakikita ko pong magandang ginagawa ng Diyos, gusto ng Lord yung ating pananampalataya ay itaas pa sa level ng mas mataas pang level ng pananampalataya. Sa mga panahon ito, ako'y naniniwala na ang mga tao ay nagiging malapit sa Diyos, mapanalanginin, at sila ay naging mas consistent na ang Diyos lang ang makakatulong sa kanila sa panahon ito ng mga trahedya nangyayari sa ating buhay. So gusto ko lang i-remind kayo na sa umagang ito, dapat yung faith po natin ay hindi po nagbabago. Dapat po yung ating sinasabi, consistent tayo at yung ating pong sinasabing consistency, dapat po ginagawa natin. Dapat po active po tayo. So muli, magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. I do hope na ito pong simple message na ito magkaroon po ng rema sa ating pong mga puso. So tayo